dito sa Papa Dudut Stories. Ang mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata ay madalas na napagkakamalang likha lamang ng ating imahinasyon. Kaya naman nakakalimutan na nating magbigay ng respeto sa kanilang presensya at mga tahanan. Pero laging tandaan na sa mundong ito ay maraming nabubuhay na iba't ibang nilalang na madalas ay mahirap paniwalaan. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng ating mga kaistorya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Natalia. 39 years old at nakatira dito sa Pampanga. Sobrang tagal niyo na po akong tagapakinig, Papa Dudut. Ang sabi ng tita ko noon ay naman ako raw po kay Mama ang hilig ng pakikinig ng mga drama sa radyo. Kaya naman ang magkaroon kayo ng sariling YouTube channel ay hindi ako nag-atubiling mag-subscribe sa inyo para sa mas kapanapanabik na kwentong inyong binabasa. Papa Dudut, lumaki ako na si Tita Lilith ang kasama ko sa bahay. Siya ang nagpaaral at nag-alaga sa akin. 2 years old pa lamang daw kasi ako nang mawala si Mama. Kung paano siya nawala ay hindi ko talaga maintindihan noon. Kapatid si Tita Lilith ni Mama at sa tuwing magtatanong ako kay Mama, naiiyak siya kung nagkwekwento kung gaano ito kabait na kapatid sa kanya. Hindi niya lang maidetalye talaga kung paano ba nawala si Mama. Basta ang alam ko lang ay wala ng pag-asa na muli ko itong makita. Masaya naman ako sa piling ni Tita Lilith, Papa Dudut. Naging napakabuti niya kasing tita sa akin. Siya na rin halos ang tumayong magulang ko kaya naman wala na akong maireklamo pa sa buhay. Buhay pa naman ang papa ko noon pero nakatira siya sa malayong probinsya. Paminsan-minsan ay sumusulat ito sa akin at sinasabi na gusto niya raw akong makasama. Ngayon nga lang ay nasa malayong lugar siya. Ang tataas naman ng grades mo ngayon, Natalia, nakakatuwa. Wika ni Tita Lilith nang maiabot ko sa kanyang card ko. Grade 6 na ako noon at talagang pinagbubutihan ko pagdating sa pag-aaral ko. Nag-aaral po kasi akong mabuti para sa inyo, Tita. Gusto ko na hindi masayang ang pinaghihirapan ninyo sa akin, nakangiting sagot ko. Basta huwag mo masyadong pinipressure ang sarili mo. Ayoko namang masyado kang nai-stress sa mga subject mo. Mas gusto ko na na-enjoy mo ang pag-aaral mo, paalala pa ni Tita. Opo Tita, nag-enjoy din naman po ako. Thank you po, tugon ko. Isa yon sa mga pinakagusto ko kay Tita Lilith, Papa Dudut. Hindi siya kagaya ng ibang magulang o guardian na pinipressure ang mga anak nila pagdating sa pag-aaral. Kapag nakikita niya akong nagpupuya at kaka-review ay sasabihan niya kaagad ako na magpahinga muna. Pagkatapos ay dadalhan din niya ako ng pagkain sa kwarto kapag may ginagawa akong project. Ayaw niya nang masyado akong napupuyat, nagugutom o napapagod sa ginagawa ko. Para sa kanya ay sapat nang alam niya na pasado ang mga grades ko sa school. Ano bang gusto mo na premyo para sa mataas na grades mo, Natalia? Nakangiting tanong pa ni Tita. Yung totoo po, gusto ko po sanang pumunta kina Papa. Tugon ko. Papa Dudut, nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Tita Lilith dahil sa sinabi kong yon. Hindi naman siya nagalit pero nawala ang ngiti sa mga labi niya. Hindi po ba pwede, Tita Lilith? Tanong ko. Nagbitaw ng malalim na buntong hininga si Tita Lilith bago pilit na ngumiti, Papa Dudut. Iba na lang ang hilingin mo, Natalia. Kahit anong bagay, wag lang yung may kinalaman dyan sa papa mo. Tugon niya. Ramdam kong may salita siyang pinigilan na bitawa noon na parabang ayoko nang malaman kung ano pa man yon, Papa Dudut. Ramdam ko kasi ang bigat sa boses niya. Yung magkahalong inis at pigil na galit na hindi ko maintindihan ang dahilan. Alam ko na iisipin ninyo na dapat ay nagtatanong ako kay Tita kung bakit ganon ang mga sagot niya tungkol kay Papa.
pero nawawalan kasi talaga ako ng lakas ng loob. May isang beses kasi noon na sinubukan kong mag-usisa kung bakit hindi pwedeng dumalaw si Papa sa bahay namin. O kaya kami na lamang ang dumalaw kina Papa. Bakit ba paulit-ulit ka, Natalia? Hindi ba malinaw ko nang sinabi sa iyo na hindi nga pwede dahil busy ako sa trabaho? Kung gusto mo talagang makita ang Papa mo, sige, hahayaan kita, pero huwag ka nang babalik pa dito sa bahay ko. Napakawalang utang na loob mo namang bata ka. Binigay ko na nga ang buhay ko sa iyo tapos ganyan pa ang igaganti mo sa akin. Sige, umalis ka na kung gusto mo at huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Sigaw noon ni Tita Lileth. Natakot talaga ako, Papa Dudut. Kasi pakiramdam ko ay ibang Tita Lileth na yon ang kausap ko. Hindi na siya yung mabait at mapagmahal na tita. Kaya mula noon ay hindi na ako nagtanong pa ng kahit na anong tungkol kay Papa. Kahit paano rin ay masaya ako na hindi niya ako pinagbabawalan na sulatan ang Papa ko. Huwag lang talaga ako magbabanggit ng kahit na anong tungkol kay Papa. Dahil doon ay parang nasisira ang mood ni Tita Lileth at ilang araw niya na naman akong hindi kakausapin. Para bang may nagawa akong kasalanan na hirap siyang patawarin. Kaya natutunan ko nang hindi magbanggit ng kahit na ano tungkol kay Papa para hindi na maggalit pa sa akin ang tita ko. Ilang beses sa isang buwan ay nakakatanggap ako ng sulat galing kay Papa. Kinukumusta niya ako at nagkukwento siya ng buhay nila ni Lola sa probinsya. Dahil sa sulat na yon ay alam ko na isang mangingisda ang Papa ko. Magkasama sila sa isang bahay ni Lola at palagi niyang sinasabi na sana ay makasama niya rin ako kasi sobrang miss niya na daw akong makita at mayakap. Sinasabi ko naman sa kanya ang nangyari noon sa buhay ko, na palagi akong nag-aaral ng mabuti at palagi rin akong nagdarasal kagaya ng bili niya, na lumalaki akong isang mabuting bata. Kinakwento ko rin kung gaano kabait si Tita Lileth sa akin at kung paano niya ako inaalagaan ng mabuti. Pero hindi ko ikinakwento ang tungkol sa pagbabago ng ugali nito sa tuwing mapag-uusapan namin ang tungkol kay Papa. Puro masasayang bagay lang ang sinasabi at palagi kong ikinakwento sa kanya sa sulat para hindi siya mag-alala sa akin. Excited na rin ako noon na makita ang Papa ko. Gusto ko siya na mas makilala pa dahil lumaki ako na hindi siya kasama. Gusto kong makarinig ng mga kwento tungkol sa love story nila ni Mama. Pero nang panahon na yon ay alam kong imposible dahil nga sa ayaw ni Tita Lileth na nag-uusap kami ng mga bagay na tungkol kay Papa. Papa Dudut, panay lang ang pagpapalitan namin ng sulat ni Papa. Hindi pa kasi masyadong uso ang cellphone noon kaya ilang araw pa ang hihintayin ko bago dumating ang sagot niya sa sulat ko. Doon ay unti-unti ko siyang nakilala, sila ni Lola Poring. Kung ano ang klase ng simpleng buhay na meron sila sa probinsya. Buhay na gusto ko ring maranasan kasama sila. Kahit gaano kabait at responsableng guardian si Tita Lileth, nangungulila pa rin ako na makasama ang tunay na mga magulang ko. Papa Dudut, nasa first year high school ako nang biglang pumanaw si Tita Lileth dahil sa isang aksidente. Nakuryente siya sa isang power outlet na pinagtatrabahuhan niya. Sobrang bigat ng pangyayaring yon sa buhay ko dahil siya lang ang mag-isang kasama ko sa buong buhay ko. Hindi na nga niya nagawang mag-asawa para lamang matutukan ang pag-aalaga sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya, Papa Dudut. At hindi ko man lang nagawang makabawi sa lahat ng ibinigay niyang sakripisyo sa akin. Papa Dudut, dahil wala po ako sa tamang edad noon, katulong ko ang isang tita ko na pinsan ni Tita Lileth sa pag-aasikaso ng lahat para sa kanyang burol. Naalala ko pa na nung una kong nalaman na wala na si Tita Lileth ay halos mahimatay ako sa sobrang bigat at sakit ng nararamdaman ko noon. Hindi ako makapaniwala at ayoko rin sanang maniwala, pero wala na akong nagawa kung hindi ang umiyak na lamang ng umiyak noon.
Kaya naman sa ilang araw na burol niya ay tahimik na lamang ako nakaupo sa may tabi ng kabaong niya. Anong plano mo ngayon, Natalia? Gusto mo bang sa amin ka na lamang muna tumuloy pagkatapos ng libing ng Tita Lilibeth mo? Tanong ni Tita Mariel. Gusto ko pong umuwi kina Papa sa probinsya. Wika ako noon. Natahimik si Tita Mariel. Saglit niya akong tinitigan bago siya muling nagsalita. Sigurado ka ba dyan? Tanong niya. Tumango naman ako bilang tugon. Ganon nga po ang nangyari, Papa Dudut, dahil nabalitaan na rin ni Papa ang nangyari kay Tita Lilibeth ay sinabi niya sa sulat na bukas ang bahay nila ni Lola Puring para sa akin. Kaya naman pagkatapos mailibing ni Tita Lilibeth ay bumiyahe na po ako pauwi sa probinsya ni Papa. Halos isang buong araw din na naging biyahe ko bago makarating sa probinsya kung saan ay nakatira si na Papa. Pagbaba ko pa lamang ng bus ay naamoy ko na kaagad ng sariwang hangin pati na ang tabing dagat. Hindi rin po ako nahirapang hanapin ang bahay ni na Papa dahil maliit lamang ang kanilang lugar. Hindi kalakihan ang bahay na yon. Sementado ang mga pader. May isang palapag lamang at dalawang kwarto. Si Lola Puring lamang ang naabutan ko sa bahay at kagad niya akong sinalubong ng mahigpit na mga yakap. Tama nga si Isko. Kamukhang kamukha mo ang mama mo. Naluluhang wika ni Lola Puring. Nang makapasok ako sa loob ng bahay ay napansin ko na walang masyadong appliances doon. Pero ang mas kagaw-agaw ng pansin ay yung mga kabibin na nakadikit sa iba't ibang sulok ng bahay. Ginawang dekorasyon pero parang masyado ng marami dahil puro lamang yon ang nakikita kong nakadisplay. Anong gusto mong kainin? Sigurado ako na pagod ka sa naging biyahe mo, ang wika ni Lola Puring. Busog pa po ako pero salamat po, tugon ko. Si Papa po, tanong ko. Nangingisda pa pero pauwi na rin yon. Gusto niya raw kasi na sariwang isda na siya mismo ang humuli ang una mong magiging hapunan sa bahay na ito, tugon pa ni Lola Puring. Nakaguhit sa maputla niyang mga labi ang matamis ng ngiti. Hindi nga nagtagal ay umuwi na rin si tatay. Natalia, ikaw na ba talaga yan? Tanong ni Papa at naluluhan na rin ang kanyang mga mata. Nakangiti akong tumango at nang mahigpit niya akong yakapin ay hindi ko na rin napigilan na mga luhang mangilid sa mga mata ko. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakita at nayakap ko si Papa. Ganon pala talaga ang pakiramdam. Parang may nabuong kung ano sa sarili ko na hindi ko maintindihan. Sayang kung kasama lang namin si Mama ng mga oras na yun ay sigurado ako na wala na akong ibang mahihiling pa sa Diyos. Papa Dudut, in-enroll na rin ako ni na Lola sa school na malapit sa bahay namin. Nilalakad lang yon kaya hindi ko na kailangan ng malaking baon na pera. May isang linggo pa akong bakasyon noon bago pumasok sa school kaya naman sinimulan ko ng mamasyal-masyal sa probinsya namin. Nakapanibago talaga kasi hindi maingay sa lugar na yon. Walang maitim na usok galing sa mga sasakyan at napaka-presko ng hangin. Ang nakakatuwa pa ay maagang natutulog ang mga tao. Alas 6 pa lamang yata ng gabi wala na akong nakikita ng mga taong nasa labas ng kanika nilang mga bahay. Isang madaling araw ay nagising ako dahil sa kakaibang ingay na narinig ko. Parang huni ng hayop na hindi pamilyar sa akin ang tunog. Magkasama kami ni Lola Puring sa kwarto at nakita ko na mahimbing ang kanyang pagtulog. Muli kong pinikit ang mga mata ko pero medyo nahirapan din ako bago muling nakatulog dahil sa kakaibang ingay na narinig ko noon. Bakit parang puyat kayata? Tanong ni Lola Puring nang mapahikab ako habang sabay kaming nag-aalmusal. Lola, hindi po kasi ako masyadong nakatulog ng maayos kagabi, tugon ko. Bakit, naninibago ka ba sa kama mo? May gusto ka bang i-request sa akin na kumot o unan? Tanong niya. Hindi naman po pero wala po ba kayong narinig na kakaibang ingay kagabi?
tanong ko. Saglit na natahimik si Lola bago napatingin sa akin. Anong ingay ang tinutukoy mo? Tanong niya. Hindi ko po maintindihan eh, para pong ibon na sumisipol, tugon ko naman. Huwag mo na lang pansinin yon. Sa oras na marinig mo ulit, hayaan mo na lang. Sabi naman ni Lola bago ako inabutan ng pandesal. Nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Naging seryoso pati na ang boses niya, pero hinayaan ko na lamang at hindi na ako nag-usisa pa. Papadudot, nang magsimula na akong pumasok sa school ay hindi kagad ako nagkaroon ng kaibigan. Ramdam ko ang pag-iwas ng ibang estudyante sa akin at hindi ko maintindihan nung una, hanggang sa marinig ko sa isang estudyante na anak daw ako ng isang baliw. Hindi baliw ang papa ko, sigaw ko sa kaklase ko. Sigurado ka na hindi siya baliw? E baka ikaw mismo, hindi ka sigurado sa sarili mo kasi baliw ka na rin kagaya ng papa mo. Tugon naman niya sa akin. Nagkasigawang kami sa loob ng classroom at naabutan pa kami ng teacher namin, kaya pareho kaming napag-guidance office. Pero dahil hindi naman ako ang nagumpisa ng away na yon ay mas napagalitan ang kaklase ko. Hi! Napalingon ako sa bumati sa akin na yon. Isang babaeng estudyante na medyo payat at nakasuot ng salamin. Siya ang kaklase kong si Jenica. Hello, bati ko rin sa kanya. Nasa guardhouse ako at umupo siya sa tabi ko. Alam mo ba kung bakit nila ako tinatawag na anak ng baliw? May pag-aalinlangan na tanong ko. Naguguluhan na kasi ako noon at hindi ko alam kung bakit kailangan na sabihin nila sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Hindi mo alam ang dahilan? Tanong niya sa akin. Mapait akong ngumiti, papadudot. Hindi naman ako magtatanong kung alam ko, tugon ko. Pero alam mo kung nasaan ang mama mo? Tanong niya ulit. Makahulugan akong tumingin kay Jenica bago ako umiling. Alam mo kasi, matagal nang balibalita dito sa lugar natin ang tungkol sa pagkawala ng mama mo. Ang sabi ng iba eh, pinatay daw ng papa mo ang mama mo, kaya bigla itong nawala. May pag-aalinlangan na simula ng kwento ni Jenica. Hindi totoo yan, bulalas ko. Wala namang nakapagpatunay na totoo, kaya nga hindi nakulong ang papa mo. Kasi walang nakitang katibayan na may ginawa siyang masama sa mama mo. Kaya lang hanggang sa mga oras na ito ay wala rin makapagsabi o makapagturo kung nasaan na nga ba ang mama mo, Natalia, tugon niya. Papadudot, doon ko na realize kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Tita Lileth sa tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Papa. Dahil sigurado ko na kahit siya ay iniisip niya na may ginawang masama si Papa kay Mama. Kaya naman umuwi ako ng bahay na gulong-gulo ang nasa isipan ko noon. Lola, alam niyo po ba kung ano talaga nangyari kay Mama? Tanong ko nang makauwi ako ng bahay. Wala bang kahit na anong naikwento sa iyo ang tita mo na nag-alaga sa iyo? Tanong ni Lola. Umiling ako bilang tugon. Papadudod, sinabi sa akin ni Lola noon na doon nakatira si Mama sa bahay nila na yon. Mabait daw si Mama bilang manugang hanggang sa mag-isang taong gulang ng araw ako. Biglang nawala si Mama sa bahay namin at pinahanap siya ni Lola, Papa at Tita Lileth, pero walang sino man ang nakakita sa kanya. Doon na nagkahinala si na Tita Lileth na may ginawang masama si Papa kay Mama. Lalo na nang sabihin daw ni Papa na isang sirena ang dahilan ng pagkawala ni Mama. Kinuha raw si Mama ng isang sirena na may gusto kay Papa. Marami nag-akala na baliw si Papa at hindi rin natuloy ang kaso ni Tita Lileth sa kanya kasi walang ebidensya ang mga ito para makulong si Papa. Pero hindi raw pumayag si Tita Lileth na doon ako tumira sa bahay na yon, kaya pilit niya akong kinuha at siya na ang tumayong guardian ko. Gulong-gulo ako sa sinabi ni Lola patungkol sa mga sirena. Paanong kikidnapin si Mama ng sirena? At bakit naman mangyayari yon? Pero ng mga oras na yon ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko
na maiyak dahil sa kwento na aking narinig. Natalia, eto ang tandaan mo. Hindi baliw ang papa mo, sabi ni Lola Puring sa akin. Hindi na naalis sa isipan ko ang ikinuwento niya na yon, Papa Dudut. Hanggang sa magising ako sa madaling araw na wala sa kwarto pero naririnig ko ang boses nila Papa sa may sala. Kaya naman naglakas loob ako na lihim na sumilip doon. Madaling araw ka na namang nakauwi, wika ni Lola Puring. Kinailangan ko po kasi siyang hintayin, tugon ni Papa. Napailing si Lola na tila hindi naniniwala sa sinasabi ni Papa. Bakit nang dami mo namang kabibin na dala? Tanong ni Lola Puring. Bigay niya po ito. Kapag hindi ko tinanggap ay sigurado akong magagalit siya sa akin. Papa Dudut, gulong-gulo ako ng mga oras na yon. Hindi ko kasi alam kung sino ba siyang tinutukoy noon ni Lola Puring at Papa. Pero kita ko ang mga kabibin na dala niya. Halos isang timba ang dami noon. Saka ko lang din na-realize na madalas ngang madaling araw nang nakakauwi sa bahay si Papa. Pero ang mas nakapagtataka ay mas maraming palagi ang kabibi na uwi niya kesa mga isdang hinuhuli niya. Kaya naman Papa Dudut na isipan kong lumabas isang madaling araw at sundan si Papa sa pupuntahan niya. Malalim na ang tulog noon ni Lola Puring kaya hindi na niya ako nakita pang lumabas. Maingat siyang naglakad patungo sa may bahagi ng tabing dagat na walang ibang tao. Maingat din akong nakasunod sa kanya. Nandun lamang siya sa may bangka niya na tila ba may hinihintay na katagpo. Ilang saglit lang ay narinig ko ang isang pamilyar na ingay na hindi ko kailanman makakalimutan. Ang huni ng hayop na hindi ko alam kung anong klase ba. At nagimbal na lamang ako sa aking nakita, Papa Dudut. Isang babaeng maitim ang kulay ng balat. Mahabang buhok, may kaliskis at magkabilang braso. Puro pangil ang bibig at ang kalahating katawan ay kagaya ng sa buntot ng isda. Nahawakan ko tuloy ang bibig ko para mapigilan ang sarili ko na gumawa ng kahit na anong ingay. Naglangoy ang babaeng yon palapit kay Papa at may binigay ng mga kabibi na kaagad na nilagay sa supot na dala niya. Umuni ang nakakatakot na itsura ng sirenang yon na parabang nagsasalita. Pero wala naman akong kahit na anong naiintindihan. Pakiusap, huwag ang anak ko. Huwag mo siyang sasaktan o idadamay sa gulo nating dalawa. Wika ni tatay. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Susunod ako sa iyo basta lubayan mo lang ang anak kong si Natalia. Ang sabi pa ni Papa. Doon ko naisip na tama si Lola, Papa Dudut. Hindi nga baliw ang papa ko. Totoong may sirenang nagpapakita sa dagat at may gusto sa kanya. Dahil sa matinding takot ko ay kagad na akong umuwi ng bahay namin. Hindi ko na kasi kayang makita ang pagmumuka ng sirena na yon. Nakakatakot ang itsura niya. Napakalayo sa mga movie na napapanood ko tungkol sa mga sirena. Umuwi ako at pinilit ang sarili ko na makatulog. Kaya lang Papa Dudut, pagkatapos ng gabi na yon ay labis ako nagsisi dahil hindi na muli pang umuwi ng bahay namin si Papa. Hindi na siya kailanman nagpakita. Gusto kong sabihin sa mga pulis na sigurado akong sirena ang kumuha kay Papa. Sirena ang dahilan ng pagkawala niya pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Hindi nagsalita dahil ayoko rin na matawag akong baliw. Ayokong isipin nila na nababaliw na rin ako kagaya ng papa ko. Napapaisip na nga rin ako kung totoo ba talagang nangyari yon o baka nananaginip lamang ako ng oras na yon. Pero hindi at sigurado ako sa nakita ko. Totoong may kausap na sirena ang papa ko at sigurado ako ng sirena na yon ang kumuha kay Papa. Papa Dudut, hanggang sa mga oras na ito ay labis pa rin akong nagsisisi sa nagawa kong pag-iwan noon kay Papa. Inisip ko na siguro kung hindi ko iniwan noon si Papa, kasama ko pa rin siya hanggang sa mga oras na ito. Kung sabay na lang sana kaming umuwi ng bahay, hindi siguro siya mawawala. Hindi siya makukuha ng sirena kagaya ng nangyari sa mama ko. Wala akong kahit na anong sinong sinabihan tungkol sa bagay na ito, kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin ang bigat sa dibdib ko.
Napakaraming taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko. At sana sa ginawa kong pagsulat na ito ay mabawasan ang bigat dito sa dibdib ko. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Natalia. Maraming salamat Natalia sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Salamat sa pagbabaliktanaw mo sa isang bahagi ng iyong nakaraan kahit alam ko na hindi ito naging madali para sa iyo. Ramdam ko na dahil sa mga nangyari, nag-iwan ito ng trauma sa iyo lalo na at nabanggit mo na wala kang sino man na sinabihan tungkol sa mga nangyari o nasaksihan mo. Hindi ako eksperto pagdating sa mga sakit sa pag-iisip pero dalangin ko na sana sa pagsulat na ginawa mo sa aking YouTube channel, nakatulong ito kahit paano para mabawasan ang bigat na iyong nararamdaman sa loob ng ilang taon. At kung nasaan man ang papa mo ngayon ay ipagdasal mo na lamang na maging payapa rin sana ang kanyang kalagayan. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin po ang Papa Dudut Family YouTube channel at ang Kaistorya YouTube channel. Sana po ay nakasubscribe na po kayo dyan. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories. Papa Dudut Stories.